Sayang araw mga kakuya, ito ulit ang inyong Kuya Randy. Welcome to my YouTube channel, Masayang Sunday Morning. Ngayong araw na ito, tayo'y gagawa ng dessert. Dahil masaya ang Sunday natin, gagawa tayo ng dessert. Pero ang gagawa ay si sister. So, siya ang mag-explain ngayong araw na ito. Siya ang gagawa. Okay, ako kakain lang. Alright? Let's go mga kakuya. Tara! Sugod! Okay guys, ito. Nagpiprepare na tayo ng ating mga kailangan. So, papakita na lang natin kung ano yung mga ingredients na... Ano ba lulutuin mo, sister? Ano bibake mo? Ayun, isang masarap na masarap na masarap na masarap na masarap! Graham cake. The Graham cake. Okay? So, tara, mga kakuya. Sugod! Alright. Kakuya, ito na. Sisimula na ni sister ang kanyang pag-explain at kung paano niya a-assemblein. A-assemblein, you know? Gagawin ang Graham na kanyang ibibig. Okay, let's go. Okay. Ano ang ingredients? Sa gagawin natin dessert, kailangan natin ng condensed milk. Sinalim ko na. So, any brand pwede. Evap. Mango. So, kailangan yung na-dice na. Tapos, yung hindi na-dice, pwede naman added flavor. Gulaman. Nestle cream, and of course, yung ating Graham crackers. Okay. Okay, so, pagsasama-samahin lang yan. And let's do it. Condense. Diyan natin dyan. Jessie, pakibuksan yung Nestle cream. Ayan. So, chilled na kasi siya. Kaya, iba na yung consistency kung napapansin nyo. So, kailangan natin yan para medyo somehow dumami. Okay. So, ayan. After that is... lang po. So, chilled din siya, guys. So, pag chilled, medyo mapapansin nyo, hindi katulad ng iba na medyo parang malabnaw. So, makikita nyo yung diferensya. Oh, ang lakas? Ayan. So, pagsasama-samahin, guys. Atay, may mix. Yes. So, ang gagawin natin, i-mix natin siya. Na-mix na? So, ilang minuto yan? Wala naman siyang specific na minuto. So, pagka medyo dumami na, napansin nyo na, ano na, yung volume. Konting saga lang. Check muna natin. Doon sa cubes na ginawa ko, merong mga hindi naman siya cubes. So, kumbaga hindi siya yung perfect na mga cubes. So, yan yung mga sa gilid-gilid. Yes. So, isasama na lang natin siya dyan. Para hindi sayang. Para yung flavor. Yun. Is nandyan lahat. Okay. Tapos? So, mix natin ulit. Okay, may mix ulit. Okay. Pansin nyo, meron tayong gulaman. So, ang gagawin ko rito is idadagdag natin siya. Pero, ang gagawin natin dito, may melt mode nila natin siya sa mainit na tubig. Okay. So, ayan na, hinalo mo na sa mainit na tubig. Yes. Ito na yung gulaman. Ihalo lang? Yes, ihalo lang natin siya.
Ayan, dissolve natin siya doon. Make sure na nalusaw. Gano'ng karami tubig? Walang specific kasi hindi naman gulaman ang ginagawa natin. So, added lang siya para firm yung ating dessert. Pampano yan? Pampa-firm ba? Para hindi siya yung babagsak. Okay, so nakita nyo yan, guys. Lalagay natin siya ngayon. So, lahat ng kailangan nating idagdag, ilagay na natin. Tulad nung lata kanina na pinanggalingan ng condense, so medyo nilagyan ko ng tubig para maisama natin. Diyan na rin. So, halo-halo lang, ganun? Yes. So, make sure na walang naaksaya dun sa ating mga ingredients. Okay? There it goes. Okay, ulit. So, ilang minuto, walang oras. Basta lang. Naman. Basta ma-dissolve lang siya at mahalo din sa ating ano ba texture ang kailangan para masabing okay na? Well, pag nakita mo medyo madami na, pero sa tingin ko marami na nga siya. Na-expect ko kanina konti lang. Okay? So, yan guys. Ito yung ipe-prepare natin yung graham crackers. Ang iba? Anong meron ka? Anong tawag dito? Iba? Yung evap na milk. So, kahit anong brand, okay lang. So, kailangan yan para sa ating cookies. Sa cookies ba? Biskwit. Sa graham cookies. Yan. Alright. So, yan yung mga kailangan natin sa paglalayer natin. Dito tayo. Taka, sunod-sunod talaga yung pagkakagawa mo, sister, ha? Yan. So, optional naman to. So, para may lasa pati yung biskwit sa bottom. Ganyan mo lang. Ganito lang gawin nyo, guys. Okay, basahin nyo lang ang yung graham. Okay. Bago natin siya i-layer. So, iikot yung biskwit doon sa yes. Iba? Yes. Para kang nagsasawsaw ng tinapay sa kape. Ito nga lang yung mga so, of course, kailangan malinis ang kamay. Okay. So, hindi na siya eksakto. Gawa natin ang paraan. So, yung mga maliliit. Jess, ako na ugasan mo. Okay, ng cream. At ikalat na natin. So, ikakalat. Tatabunan lahat. Yes. Para yung sarap, yung flavor ay sa lahat ng parte. So, yan. So, medyo messy. So, iingatan nyo lang. Yan. So, tatabunan na lahat. Ayos. And now, lagyan natin ito. Wow, sarap. Ano yung ilalagay mong yan? Mango cubes. Ayan yung mango cubes. I love it. Ito yung magpapasarap dyan. Yan ba yung parang secret weapon? Yes. Alright. So mga kakuya, ayan yung mangga. Yan sinasabi na parang secret weapon daw ng ingredients ni sister. Pag natikman mo to, makakalimutan ng asawa mo. Patay. Nagkasala ka pa ka, kuya. Yan. Okay, so next after that, panibagong layer naman tayo. So, the same process. Sausaw, ikot, tapos lagay. Lagay. Okay. Sausaw, ikot, lagay. Yes. Ayan.
Paulit, ganyan lang ng ano hanggang sa makapuno. Yes po. And okay, mapupuno na uli. Yan. Okay. So, minsin nyo, ang strategy dyan medyo uwang-uwang. So, medyo doblehin natin yung greyhound. So, same process. Ulitin natin. Lalagyan ng cream. Cream ulit. Yan. Yan. So, kailangan punong-puno siya. Kailangan, ano siya, yung overflowing. Parang love lang yan. Kailangan hindi tinitipid. Bakit? Siyempre, ganito lang. So, yan. So, makikita nyo naman, pag okay na for the next layer, pantay na yan. Okay. And the same process, maglalagay ulit tayo ng masarap na mangga. Yes. Ano yung kalat, pakalat lang talaga? Yes. I need to, ano, yung maiwan yung kalahati kasi dalawa yung gathering ko. Yan. Pero, ganun ulit gagawin? Tatabunan ulit ng greyhound? Yes. Yun. So, ito na yung yan na ba yung pang final babaw? Yes, last layer yan. So, kailangan medyo make sure na natin na flat siya. Yun, patapos na ibabaw. So, diskartehan nyo na lang para flatten siya. Kasi normally, dahil may mangga tayo, hindi siya magpa-flat na perfect. So, ayusin na lang natin yung paglatag ng greyhound. Kailangan pa ng isa. Let's do that kasi marami naman yung cream. So, hindi naman ma-overpower ng biscuit yung lasa ng greyhound. Marami, rinig na rinig ng mga kakuya ang ating ingredients. Yeah, wala naman tong sikretong ingredients. So, basic. Ano pa ba? Okay, so make sure it's flat. Yun yung importante para attractive. Okay. Errors. So, this time, hayaan natin siyang mag-flow at kumalat. Parang yung plano kong dalawa ay hindi matutupad. Isa lang pala. But then, okay na rin kasi alam ko magiging success ang kalalabasan nito dahil dun sa gulaman. Okay. Kalat na natin. So, just to be sure na hindi lang siya masarap, maganda pa siyang tignan. Okay. At this point, pwede na nating mano-manohin yung mangga. So, ayan guys.
Ayan, so siyempre yan talaga yung pinaka-importante. So kung hindi talaga makuha ng isa-isa, so yun ang mutsara na natin ulit. Ang goal ko rito, matakpan lahat. Kasi syempre, cake ang ginagawa natin eh. So, dapat wala sa imahinasyon ng kakain yung biskwit. So, tatakpan natin siya. There goes. Ano sa tingin nyo? Covered na ba? Ayan, ayan. Diba? Ayan na. 3 to 4 hours kung aabot. I-rep yan. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya mamaya. Okay, guys? Okay, mga kakuya. Ganun lang kadali ang ating paggawa ng ating Graham cake daw, sabi ni sister. So, sana may natutunan kayo sa aking pagbablog. So, salamat sa panonood. Thank you for watching. Kung di nyo pa nasusubscribe ang aking YouTube channel, pakisubscribe na lang. Alright. Okay, hanggang sa muli. Ito ang inyong Kuya Randy. Magsasabing masayang buhay. Alright.